Umaga ng April 24, 2016, isang nakalutang nakatawan ang natagpuan sa lugar na tinatawag na blowhole sa bansang Australia. Base sa balita, ang nakitang katawan ay isang Asian woman at maaari na isang biktima ng homicide. Isang disappearance report ang nakarating sa mga otoridad at matapos na iyon ay nakita, ay agad na nakumpirma na ang nawawalang babae at ang nakitang katawan ay nagngangalang Michelle Leng. Ang last confirmed sight ni Michelle ay sa isang railway station, 3 araw bago siya natagpuan. Ayon sa ilang mga kaibigan, si Michelle ay nakausapan nila noong gabi ng araw na yun sa phone at tila wala naman silang napuna na kakaiba. Walang nagakala sa 3 araw ng kanyang disappearance, siya ay matatagpuan na wala ng buhay at palutang-lutang. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Michelle Leng. Si Meng Mei Leng, na kilala din sa tawag na Michelle, ay ipinanganak noong January 29, 1991 sa Chengdu, Sichuan sa bansang China. Siya ay lumaki na isang mabait at magalang na bata at mayroong very close relationship sa kanyang mga magulang. Unfortunately, noong siya ay 17 taong gulang, ang kanyang ama ay namatay dahil sa isang earthquake taong 2008. Si Michelle ay kilala din sa kanyang sipag at husay pagdating sa kanyang pag-aaral. Isa sa kanyang pangarap ay ang tumungo at makapag-aral sa Australia. Ang pangarap na ito ay buong pusong sinuportahan ng kanyang ina, kaya taong 2011, si Michelle ay nag-enroll sa University of Technology sa Sydney. Sa Sydney ay naroon naman ang tiyahin ni Michelle, kapatid ng kanyang ina, na nag-offer naman ng kanyang matitirahan. Ang kanyang tiyahin ay mayroong anak na 2 years younger than Michelle at kasama ang mga ito, si Michelle ay tahimik at matiwasay na nanirahan sa Australia. Nang sumunod na taon, 2012, ang tiyahin ni Michelle na noon ay 44 ay nagpakasal kay Derek Barrett. Si Derek ay isang temporarily unemployed IT professional, 20 years younger sa tiyahin ni Michelle at 3 years older naman kay Michelle. Kasama si Derek, ang apat ay magkasamang nanirahan sa Campsie, New South Wales, Australia. Sa mga sumunod na taon, si Michelle ay patuloy na nag-excel sa kanyang pag-aaral. Siya ay nakatagpo ng bagong mga kaibigan at nakakuha ng part-time na trabaho sa kanyang spare time. Sa panimula ng taong 2016, ang tiyahin ni Michelle ay madalas na on a business trip sa Wollongong na medyo kalayuan sa kanilang apartment sa Campsie. April 2016, ang tiyahin ay muling umalis for a business trip at nakatakdang bumalik sa Campsie ng April 24. Pero sa kanyang pagbalik ay hindi na niya nadatnan pa si Michelle sa bahay, maging ang muling makita ito ng buhay. April 21, 3 araw bago bumalik ang tiyahin, si Michelle na noon ay 25 years old ay nasa labas ng bahay kasama ng kanyang mga kaibigan. Bandang tanghali ng araw na yon, siya ay sumakay ng bus galing sa kanilang university patungo sa isang shopping mall. Sa CCTV na ito ay makikita si Michelle na mag-isa sa shopping mall na yon bandang alas 3 ng hapon. Siya ay sumakay sa St. James Station patungo sa Campsie Station kung saan siya ay nakarating naman doon bandang alas 4:30 ng hapon. Sa lugar na ito, ang last confirmed place na nakita si Michelle ng buhay. Nang araw na yon, si Michelle ay madalas na makipag-communicate sa kanyang pamilya at kaibigan gamit ang kanyang phone ng halos buong araw hanggang gabi. At ayon sa mga ito, wala naman silang napansin na unusual kay Michelle maging sa boses nito. April 24, ang tiyahin ni Michelle ay bumalik na galing sa isang business trip sa Campsie. Sa kanyang pagbalik, ay hindi niya nakita si Michelle
Kaya tinanong niya ang asawang si Derek na sinagot naman ito na dalawang araw na niya daw hindi nakikita si Michelle. Si Derek bilang unemployed ay madalas na natutulog na ng late at gumigising din ng late, kaya hindi nagkaroon ng pagkakataon na magkita sila ni Michelle. Sinabi din ni Derek na si Michelle ay madalas na umalis ng bahay para makasama ang mga kaibigan at pumupunta din ng nightclubs. Nang tanungin naman ang pinsan ni Michelle, sinabi naman ang pinsan na siya ay madalas na magstay overnight sa bahay ng mga kaibigan, kaya wala din siyang ideya o alam kung nasaan ang pinsan na si Michelle. Lumabas na walang nakakita kay Michelle simula noong April 22 pa. Sinubukan siyang tawagan ngunit ang kanyang phone ay unreachable naman, kaya medyo alarming na. Dahil si Michelle ay always in touch with friends and relatives gamit ang kanyang phone on a daily basis. Siya din ay isang active user ng kanyang social media, pero ng mga nakaraang araw na yon, siya ay tila naging inactive. Sa sudden disappearance na ito, malaki ang tsansa na mayroon ng hindi magandang nangyari sa kanya. Sa pag-iisip sa kung saan maaaring naroon si Michelle, ang tiyahin ay pumunta sa kanyang kwarto. Sa kwarto ay wala naman siyang nakita na kakaiba. Ang kwarto ni Michelle ay malinis, in perfect order, at wala ding nakita na kung ano na makakatulong kung nasaan ang dalaga. Kinabukasan, April 25, ang tiyahin at asawang si Derek ay pumunta na sa police station para i-report na si Michelle ay missing at in-inform din ang Chinese Embassy tungkol doon. Sa kainitan ng pagkawala ni Michelle at bago pa man siya inireport na missing, isang katawan ang naireport na natagpuan sa Snapper Point na nasa 80 miles ang layo kung saan nakatira si na Michelle. April 24, bandang alas 10:30 ng umaga, isang nakalutang na katawan ang nakita sa blowhole na agad na inireport sa mga otoridad. Ilang news outlets ang nagreport hinggil sa discovery na ito, at ang nakitang katawan na noon ay unidentified pa ay isang Asian woman. Nasa 20 hanggang 35 ang edad at nasa 170 centimeters ang taas. Ang kanyang pagkamatay ay itinuring na suspicious ng mga otoridad. Sa suspisyon na ito, ang mga otoridad ay agad na bumuo ng team para imbestigahan ang kung anumang maaaring nangyari sa nakitang katawan. Sila ay nag-release ng isang computer-generated image ng mukha ng babae kung saan sa mga nakakita, ilan sa mga ito ay nag-suggest na maaaring si Michelle Leng ang biktima. Dalawang araw matapos na nakita ang bangkay, sa pamamagitan ng DNA, ang biktima ay nakumpirma na si Michelle Leng. Agad silang nakipag-ugnayan sa pamilya ni Michelle sa Australia at China para iparating ang nakapanlulumong balita na ito. Sila ay nanawagan din para sa kung anumang impormasyon na maaaring makatulong para itrace ang movement ni Michelle bago ang kanyang disappearance. Noong si Michelle ay natagpuan, siya ay nakitaan ng obvious sign of assault. Sa ginawang autopsy, siya ay nagtamo ng higit 30 stab wounds at nakitaan ng ilang defensive wounds sa kanyang braso. Indikasyon ng kanyang desperate attempt na labanan ang salarin. Ang unang naging focus ng investigasyon ay ang tiyuhin at tiyahin ni Michelle bilang sila ang mas nakakaalam sa activities ng dalaga. Ayon sa tiyuhin na si Derek, ang kanyang last encounter kay Michelle ay noong gabi ng April 21. Sila ay magkasabay na kumain at nanood ng movie at matapos noon, si Michelle ay pumasok na sa kanyang kwarto para matulog. Kinabukasan, siya ay late na gumising kaya si Michelle ay nakaalis na sa bahay at kinagabihan naman nang siya ay matutulog na ay hindi pa din nakakauwi si Michelle sa bahay. Kaya inisip na lang niya na si Michelle ay kasama ang mga kaibigan kung saan. Nang sumunod na araw, sa kanyang pagising ay hindi niya pa din nakita si Michelle kaya tinext niya na ito pero wala siyang nakuhang tugon mula dito. Sa kabilang banda naman, ang tiyahin ni Michelle ay wala gaanong naibigay na detalye bilang siya noon ay on a business trip.
pero ang tiyahin ay mayroong access sa kanyang Facebook account kung saan matapos na iyon ay buksan, napag-alaman na si Michelle ay mayroong idinedate na isang Australian man. Sa discovery na ito, inisip na mga otoridad na maaring ang lalaking ito ang may kinalaman sa nangyari kay Michelle. Maari na sa kanilang muling pagkikita ay nagkaroon ng aberya kaya si Michelle ay hindi na nakauwi pa. Ngunit sa patuloy na investigasyon, ang teorya na ito ay agad na ibinasura dahil sa mayroon ng pangunahing sospek ang pulisya. May ideya ka na siguro kung sino. Walang iba kundi si Derek. Si Derek ang kanilang naging person of interest dahil siya ang huling nakakita kay Michelle ng buhay. Medyo hindi din benta para sa kanila ang kwento nito na dahil sa siya ay late na nagising kaya hindi na niya nakita ang dalaga. Si Derek ay muli nilang pinatawag for questioning at sa pagkakataon na ito, siya ay nag-refuse na to cooperate at nag-demand na ng lawyer. Dahil dito, siya ay agad na inaresto at sinabihan na siya ang pangunahing sospek sa nangyari kay Michelle. Ayon sa investigasyon, nang itrinak ng mga otoridad ang kanyang cellphone, lumabas na si Derek ay nasa area kung saan nakita ang katawan ni Michelle noong April 24. Ang impormasyon na ito ay taliwas sa kanyang sinabi na siya ay hindi pumunta sa area na yon. Ang mga otoridad ay nakakuha din ng camera footage kung saan isang sasakyan na tugma sa deskripsyon ng sasakyan ng mga baret ang nakita malapit sa area ng Snapper Point noong umaga ng April 24. Gayunpaman, ang footage na iyon ay medyo malabo kaya si Derek ay sinabi na ang sasakyan na iyon ay hindi kanya. Bagamat todo deny siya tungkol doon, mayroon pang footage ang nakuha kung saan si Derek ay dumaan sa isang gas station sa kanyang pagpunta sa Snapper Point. Ang footage sa pagkakataon na ito ay malinaw na at obviously, ang nasa footage ay ang pagmumukha niya talaga. Obvious pa sa obvious na si Derek ay talagang nagsisinungaling na. Kaya ang kanya namang taktika ay ang pagsabi na siya ay mayroong memory problems at hindi matandaan ang ilang mga kaganapan noong si Michelle ay natagpuan. Iyon daw ay sa kadahilan na naman na siya ay madalas na gumamit ng illegal substance. Sa patuloy na investigasyon, ang cellphone ni Derek ay kinuha at ipinadala sa specialist for recovery at analysis. Mayroong ilang deleted data ang nakita kung saan wala nang pagdududa pa na si Derek talaga ang may sala. Lumabas na si Derek ay hindi lang responsable sa nangyari kay Michelle. Mayroong mga deleted videos doon na nagpapakita ng kanyang pagnanasa, hindi lang kay Michelle, maging sa kanyang stepdaughter. Sa isang video noong September 2014, si Derek ay naglagay ng hidden camera sa banyo kung saan nakunan ang kanyang stepdaughter na naliligo. May isang video pa kung saan si Derek ay palihim na pumasok sa kwarto ng kanyang stepdaughter habang ito ay natutulog kung saan siya ay tumayo sa tabi ng kama nito saka nagsarili. Kalaunan ang pagnanasa na ito ni Derek ay bumaling naman kay Michelle. Mayroon ding videos na nakuha kung saan si Michelle ay nakunan na naliligo at mayroon din sa kwarto ni Michelle kung saan si Derek naman ay nagsarili habang siya ay nakatayo sa tabi ng kama at pinagmamasdan ang natutulog na si Michelle. Mayroon ding na-recover na picture sa phone ni Derek na kinuha naman noong mismong araw na nangyari ang krimen. Sa nakuha mga impormasyon, ang nangyari kay Michelle noong April 21 ay unti-unting naging malinaw sa mga otoridad. April 21, matapos na makipagkita sa mga kaibigan, si Michelle ay umuwi na at nakarating ng bahay ng bandang alas 5 ng hapon. Ang last text message na kanyang ginawa ay bandang hating gabi na ng araw na yon. Sa bahay na yon, tanging silang dalawa lamang ni Derek ang naroon. Wala ang tiyahin na nasa business trip at wala din ang pinsan na nakitulog naman sa bahay ng isang kaibigan. Lagpas hating gabi, si Derek ay pumunta sa kwarto ni Michelle kung saan ito ay kanyang inatake.
iginapos at binusalan ang bibig. Sa ilang pictures na narecover ng mga otoridad, mayroong 17 pictures doon kung saan si Michelle ay nakagapos at nakahubad. Kitang-kita sa kanya mga mata ang takot. Sa mga larawan na ito, siya ay hindi pa nakitaan ng anumang mga sugat. Ang final photo ni Michelle na narecover sa phone, kung saan siya ay talagang sugatan na at buhay pa, ay kinuha bandang alas 8 ng umaga noong April 22. Bandang alas 4 naman ng hapon ng April 22, ang pinsan ni Michelle ay umuwi ng bahay. Siya ay nagstay sa bahay ng nasa 3 oras bago muling umalis. Nang questioning ng mga otoridad, sinabi ng pinsan na na mga oras na siya ay nasa bahay, wala naman siyang narinig na kung anuman. Ang time of death ni Michelle ay hindi natukoy ng mga otoridad, kaya hindi malinaw kung si Michelle ay buhay pa noong mga oras na umuwi sa bahay ang pinsan. Ang sigurado lang sa mga otoridad, si Michelle ay naroon pa din sa apartment. Sa 3 oras na yon, si Derek naman ay nasa banyo habang nakabukas ang shower. April 23, si Derek ay umalis sa apartment ng 4 na beses para ilabas ang mga trash bags kung saan siya ay nakunan ng surveillance camera. Si Michelle ay maaaring wala ng buhay ng araw na ito at si Derek naman ay busy sa paglilinis ng bahay. Ang effort sa paglilinis na ito ay napunan ng tiyahin nang siya ay umuwi ng bahay galing business trip. Ayon sa tiyahin, ang kanilang apartment ay agad niyang napansin na perfectly clean. Pero ng mga oras na iyon, hindi niya iyon binigyan ng pansin. April 24, bandang alas 3 ng madaling araw, si Derek naman ay nag-drive sa Snapper Point. Siya ay huminto sa isang gas station para magpagas at bumili ng inumin. Pagdating sa Snapper Point, ay inilabas niya ang katawan ni Michelle, saka itinapon sa tubig kung saan nagawa pa niya na iyon ay picturan. Bandang alas 9 ng umaga, ang mga otoridad ay nakareceive ng reports tungkol sa nakitang bangkay. Sa kabilang banda naman, si Derek ay bumisita sa kanyang mga magulang na walang makikitang remorse sa kanyang mukha o ano paman bago muling bumalik sa kanilang apartment sa Camsey. Ang mga pangyayari na ito ay batay sa pinagsama-sama mga ebidensya na nakuha sa mga surveillance footage at recovered evidence ng mga otoridad. Si Derek Barrett ay humarap sa 27 counts of charges. Sa pagkakataon na ito, ang kanyang ginawang depensa ay ang kanyang troubled childhood na ayon sa kanya, siya ay nabully noong kanyang kabataan. Ito ang madalas na excuse ng mga salarin kung saan ang kanilang maling aksyon ay kanilang isinisisi sa kanilang pangit na nakaraan. Sa kanyang trial na nagsimula noong October 2017, ang psychiatrist na nag-examine kay Derek ay nag-conclude na siya ay dapat na maging fully responsible sa kanyang mga aksyon. Ayon pa sa psychiatrist, sinabi ni Derek sa kanya, and I quote, "I lost everything because of a stupid weekend." Si Derek ay gumawa pa ng isang letter para humingi ng kapatawaran at ipinahayag doon ang kanyang pagsisisi at hiniling na sana ay kaya niyang ibalik ang lahat. Sa panig ng ina ni Michelle, hiniling niya na si Derek, isang vicious rapist, malicious torturer, at cold-hearted murderer ay masentensyahan ng life imprisonment. Ang pagkamatay ng anak na si Michelle ay talagang nagdulot ng matinding sakit sa kanilang pamilya, kung saan ang kanyang ina, ang lola ni Michelle ay namatay din dahil sa hindi nito nakayanan ang nangyari sa pagkawala ng apo. December 2017, si Derek ay nag-plead ng guilty sa kanyang mga charges. Siya ay pinatawan ng 46 years in prison with possibility of parole after 34 years and 6 months. Ang pamilya ni Michelle ay dissatisfied sa sentensya na ito dahil given ang brutality ng ginawa ni Derek, nararapat lamang na life sentence ang parusa. Si Derek Barrett ay maaaring makapag-parole taong 2015. Matapos ng 4 na taon,
isang ebidensya pa ang nakita na nakapagpadagdag pa ng pasakit sa pamilya ni Michelle. Isang USB ang nakita ng isang babae na nakalagay sa kamay ng kanyang ina na may demensya. Ang elderly woman ay walang relasyon o koneksyon kay Derek at nakatira ng 6 miles away sa apartment nila Derek bago ito naaresto. Dahil ang elderly woman ay may demensya, hindi niya maalala kung saan o papaano niya nakuha ang USB drive. Ang kanyang anak naman, curious sa kung ano ang mayroon sa USB na yon, ay ininsert iyon sa kanyang computer. At matapos na iyon ay nakita, ay tumawag sa mga otoridad. Ang nilalaman ng USB na yon ay ilang mga videos, ilang shocking sex videos na talaga namang nakapanginginig ng laman. Ang mga videos na ito ay recorded noong April 22 at 23 kung saan ang integridad ni Michelle ay paulit-ulit na tinapakan. Si Derek ay nag-setup ng 2 video camera sa kwarto ni Michelle at inirecord ang kanyang ginawang kababuyan in different angles. Ang discovery ng mga videos na ito ay inireport sa ina ni Michelle na mas dumagdag pa sa kanilang pasakit. Ayon kay Judge Helen Wilson, ang judge na nagpataw ng parusa kay Derek noon, kung ang mga videos na iyon ay lumabas noong panahon ng paglilitis, maaari na ang kanyang ipinataw ay life imprisonment. Isang video compilation ang isinumite ng mga otoridad na may haba na 60 minutes kung saan ang detalye ay talagang shocking at disturbing. Ayon pa sa judge, sa pagkuha ng mga videos na ito, si Derek ay may intensyon na i-relieve ang enjoyment at ang disposal ng USB naman ay ang kanyang desire para takasan ang kanyang nagawang kasalanan. Sa bagong ebidensya, si Derek ay sinampahan ng carnal abuse kung saan si Derek naman ay nag-plead ng guilty. March 2021, siya ay nasentensyahan ng additional na 20 years in prison na kanyang iseserve concurrently. Siya ay maaari makapagparole sa taong 2052. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!